Handa na ang mga eskwelahang napili ng Department of Education sa Metro Manila para sa pilot face-to-face classes sa Lunes. Excited na rin ang mga guro at magulang. Nagpapatrol, Weng Hidalgo. 11 taunang guro sa elementarya si Teacher Nadine. Sa mahigit 1 taong modular ang paraan ng pagtuturo, na-miss niya ang face-to-face classes kaya nagboluntaryo siya para rito. Challenging po sir siya as a teacher kasi doble po yung gagawin ko pero kayang-kaya naman po para sa bata. Sa mga estudyante naman, voluntaryo rin kung sinong magulang ang nais ipa face-to-face class ang anak. Ang pamantayan, kailangan fully vaccinated ang lahat ng miyembro ng pamilya, walang may comorbidity sa kanila at payag ang parehong magulang. Hindi na rin po maaasikaso kasi 3 po sila nag-aaral. So ayun po, para po mas may matutunan po siya kasi hindi ko natututukan kasi parehas kami may trabaho ng asawa. Ako at least, ako yung mag-ano, di ba, module. Hindi kasi na-absorb ng bata, kahit ano gawin mo, hindi niya ma-absorb. Pag teacher kasi, tinututukan talaga nila kasi at the same time, nagkukompetensyahan sila. Nakikinig. Oo, nakikinig. Pagpasok sa eskwela, kailangang naka-face shield ang mag-aaral. May thermal scanner din sa gate. Kailangan maghugas ng kamay bago pumunta sa gusali. May mga marker at pangalan ng pilahan sa labas ng classroom para tiyak ang physical distancing. May QR code ang mga estudyante na i-scan ng guro. Tigi-isang desk at upuan din sila na may harang. Kailangan po talaga maglapel para marinig po nila. Kasi kahit po kami, nung trinay namin magsalita, medyo hindi po ganun ka-audible. Dahil po nga may mga barriers at makapal po yung barriers. 2 magkasalitang linggo ang pasok ng mga estudyante. Ang mga nakamodules naman, kada 2 linggo ang pagsusumite. 28 ang mga eskwelahan sa NCR ang napili para sa pilot face-to-face classes. Pero may ibang hindi pa handa sa Lunes. Problema namin sa Pateros, Sir Henry, maliit lang kami. Yung mga eskwelahan natin, nagamit natin sa vaccination, nagamit natin sa isolation, kaya medyo delay ng konti yung preparation. Sa Quezon City naman, halos 29% ng mga magulang ang gustong ipasok sa face-to-face classes ang anak. Out of the 780 kinder in Payagas, about 224 were willing to participate. And for Bagong Silangan, we have about 7% from kinder to grade 8. For those who will not participate, distance learning will continue and made available to those who are not yet willing to participate. In the pilot. Sa Navota, sinabi ni Mayor Toby Tiangco sa teleradyo na 45 estudyante lang ang lumahok sa kanilang dry run. Limitado din sa 15 estudyante kada klase ang pinapayagan. Bagamat bawal pa ang group activities at interaction, makatutulong sa kanila na maiba ang environment sa labas ng bahay. Weng Hidalgo, ABS-CBN News.